Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, iniligtas mo po kami sa mga huling araw na ipinasya ng Diyos at inihiwalay kami bilang banal sa mundong ito. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na ikaw ay kasama namin at sa pagtulong sa amin na mabuhay. Sa oras pong ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ng sama-sama sa harap ng Panginoon na nagpupuri sa biyaya at niluluwalhati ang Panginoon at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na makasama sa fellowship sa banal na kawa ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Diyos ay kasama namin sa oras na ito. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin, hawakan ang kaluluwa ng bawat tao sa pamamagitan ng mahabaging mga kamay ng Diyos at punuan ang mga pangangailangan ng bawat tao ng biyaya sa pamamagitan ng iyo pong salita. Ang mga churches sa buong bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo, lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat sa kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, naway ang Panginoon ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila at ipagkulob sa kanila ang nararapat na biyaya. Pakiusap, punuin mo po ang lahat ng mga kapatid na nangangaral ng iyong salita, ng karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nawa ay kaagad na ibalik ang kalusugan doon po sa mga may sakit at mahina upang sila ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo sa natitira nilang buhay. Ang Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salitang kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, Ikaw, Panginoon, na nais ihayag sa amin ang iyong mga salita sa oras na ito, sabihin mo po sa amin kung ano ang dapat naming gawin at pakiusap, gabayan mo po kami, tulungan mo po kami ng iyong mga kamay at gawin kaming buo at matatag. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, sa Ikalawang Korinto, chapter 6, sa verse 17 hanggang chapter 7, verse 1. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 17 hanggang chapter 7, verse 1. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Hanggang dito po. Tulad ng nalalaman po ninyo, nagkaroon ng malakas na lindol sa Turkey at Syria. Kaya sa kasalukuyan ay meron na pong 25,000 katao. Or ngayon ay 30,000 katao na. Hindi ko alam kung gaano na karaming tao talaga ang eksaktong naapektuhan. Ngunit sa palagay ko, mas maraming tao ang naapektuhan nito. At tungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon, sinabi po ni Jesus sa Mateo sa chapter 24, verse 7 hanggang 8, magkakaroon ng mga tagutom at ng lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay simula ng mga kalungkutan.
kaya pati na may namamatay dahil din po sa gutom. Tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Hindi ba't sinabi ito noong si Jesus ay ipako sa krus na ang langit ay nagdilim sa loob ng 3 oras at ang lupa ay nayanig? Siyempre po, noong si Jesus ay namatay, ang langit at ang lupa ay umiyak. At ang Diyos ay ibinaling ang kanyang mukha. At higit pa po rito, dapat nating malaman na nais sa katuparan ni Jesus ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus. At sa parehong oras, ang paghatol ay naipataw na sa mundong ito. Kaya sa palagay ko, kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng biyaya upang maligtas, hindi siya maaaring humatol. Dahil kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, ay hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na mapatawad at maligtas, kundi kahatulan lamang sa kanila. Ang katarungan ay maaaring makamit, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mauunawaan. Magkakaroon ng matuwid na paghatol sa mga nakakita ng pag-ibig ng Diyos at tinanggihan ito. Kaya sabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 6 hanggang 7 na kung paanong ang daigdig noon ay hinatulan sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe dahil sa kasamaan po nito. Kaya gayon din sa katapusan ng panahon, ito ay hahatulan sa pamamagitan naman ng apoy. Merong mga banta ng huling digmaan. May mga natural na mga kalamidad. Kaya sa Lucas 21 sa verse 11, magkakaroon ng salot. At pagkatapos, ito ay isang pandemya. Lahat ito ay naisa katuparan sa maikling panahon sa panahon natin. Kaya, nang makita natin na maraming tao ang naapektuhan sa lindol, dapat tayong maniwala na ang Diyos ay nagbababala sa atin, hindi po ito sinasabi ng iba. Sa aklat ng Hebreo, sa dulo po, chapter 12 verse 26, sinabi na hindi lamang lupa kundi pati yung langit, ang pagyanig ay yung mga tao ay nagtayo ng magagandang mga pasilidad upang tirhan sa mundong ito sa loob ng libu-libong taon. Subalit niyanig itong lahat ng Diyos. Kaya sa Isaiah sa chapter 24 verse 20, pagiray-giray na parang taong lasing ang lupa. Ito'y gumigiray na parang dampa at binabalaan niya tayo na ang huling kalamidad po ay nangyayari na. Ang katotohanan na tayo ay naligtas sa katapusan ng panahong ito ay hindi maaaring hindi maging isang napakadakilang biyaya. Kaya nga ito'y isang espesyal na biyaya ng Diyos na tayo ay makatanggap ng kaligtasan at maihiwalay sa mundong ito at tumanggap ng proteksyon at ng patnubay ng Diyos sa church kung saan ang Diyos ay kasama natin at manabik sa Panginoon na siyang muling darating. Sa palagay ko, sa 227 churches natin sa Korea, magkakaroon pa ng 970 churches sa 80 mga bansa sa buong mundo. Dahil ang bilang ay patuloy na dumarami, maraming mga evangelist sa church natin ang sila ay nangangaral ng ebanghelyo ng kanilang buong sigasig. At habang ang lahat ng mga naligtas na brothers at sisters ay nagiging isa at nagtutulungan para sa ebanghelyo, kaya maraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya sa loob at labas ng bansa, sinasabi na ang Diyos ay matyaga pa rin naghihintay sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo sa mga hindi pa naliligtas upang ang mga hindi pa naligtas ay makatanggap ng kaligtasan sa huli. Kaya sa 2 Pedro chapter 3, at isaalang-alang na ang mahabang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan. Alam natin na ang mabagal na pagdating ng Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi pa naligtas na sila ay maligtas. Kaya ngayon, minsan naririnig ko, sana dumating na ang Panginoon ngayon. Kanina may nakasalubong akong sister sa elevator habang pababa po ako. Kailangan mong maging malusog hanggang sa dumating ang Panginoon.
Kaya sana dumating na ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Kaya ako rin po ay mayroong parehong pag-iisip na kagaya ng sa Kanya. Subalit, mas mainam sana kung dumating na agad ang Panginoon. Ngunit paano naman ang mga hindi pa ligtas? Dahil binibigyan pa sila ng Panginoon ng pagkakataon, dapat tayong manalangin na mas maraming kaluluwa pa ang maligtas na may pagtitiis na gaya ng Diyos. At dapat din nating ipangaral ang Ebanghelyo sa abot ng ating makakaya. Patuloy na dumarami po ang bilang ng mga taong naliligtas. Napakarami na po. Kaya ngayon ang gawain ng kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. At ang susunod na mahalagang bagay ay yung mga naligtas bilang mga anak ng Diyos dapat maging handa na salubungin ang muling darating na Panginoon. Dapat ihanda ang kanilang sarili na karapat-dapat na pumasok sa isang banal at maluwalhati na kaharian. Nang tayo ay maligtas, tayo ay mga miserableng makasalanan. Subalit, pagkatapos na maligtas, binabago tayo ng Diyos tungo sa isang bago at banal na tao sa araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, gawain po ng Diyos na akayin tayo upang baguhin ang ating pagkatao at buhay bilang karapat-dapat na mga anak ng Diyos upang tayo ay makatayo ng walang dapat ikahiya sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, kapag ang mga taong naligtas ay patuloy na nag-aaral ng Biblia sa church at ang ating pananampalataya po ay lalago, ang ating isip at buhay ay nababago din. Gaya nito, kapag ang isang bata ay ipinanganak, siya ay ipinanganak po na hubad, kaya tinatanggap niya ang pagmamahal at pag-alaga ng mga magulang, ng kanyang pamilya, mga kapatid, at ng buong pamilya. At siya ay lumalaki. Gayun din, ang mga bagong naligtas ay lumalago sa church sa tulong po ito ng mga brothers at mga sisters na naunang naligtas. Napakahalaga na ang ating pananampalataya ay lumalago at ipamuhay ang nalalabi nating buhay na karapat-dapat na mga anak ng Diyos kasama ang Espiritu Santo. Kaya sinabi ko na po sa inyo ng dalawang beses noong nakaraang linggo na yung pamagat na ang buhay ng Kristiyanong ipinanganak na muli. Tungkol sa kung ano ang buhay ng isang ipinanganak na muli na Kristiyano. At ngayon naman ay ang ikatlong mensahe. Ngayon ay may pamagat na ang banal na pamumuhay na hiwalay sa sanlibutan. Ang buhay Kristiyano ay dapat munang mamuhay ng isang hiwalay na pamumuhay sa sanlibutan. Ito ay isang hiwalay na buhay, isang banal na buhay. Kaya ang binasa ko ngayon ay ibinigay sa mga Kristiyanong naligtas. Lumabas kayo sa kanila at kayo'y humiwalay, sabi ng Panginoon. Ang sa kanila ay nangangahulugang maging hiwalay sa mga taong hindi ligtas sa mundong ito. Ang ibig sabihin nito ay paghiwalay. Paghiwalay po, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Huwag makibahagi sa mga bagay na marumi. Ito po ang ibig sabihin nito. Kaya ang salitang banal at malinis, dito, yung banal at malinis ay mayroong parehong kahulugan. Lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Noong hindi pa natin kilala ang Diyos, namuhay tayo rito tulad ng mga taga sanlibutan. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noong ikatutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang ating kaluluwa ay nabuhay at ang Diyos ang nag-iingat, nagpapalakas, gumagabay sa mga ligtas sa church hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat nating tiyak na maunawaan na tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan, subalit hindi tayo kabilang sa sanlibutan, kundi tayo yung mga pinili ng Diyos at inihiwalay mula sa mundo. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay. Gayunpaman, yung mga naligtas ay dapat na maihiwalay.
Labas po dito yung estado sa buhay. Kung marami ka mang natutunan o wala, maging mayaman ka man o hindi. Dapat ninyong iwan ang lahat ng mga pisikal na kondisyon. Kaya't mula ngayon ay hindi rin namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Ayon sa pananaw ng laman, ibig sabihin nito ay yung mga mayroong magandang background o hindi magandang background, mayaman o nakapag-aral man o hindi, lahat ito ay magkakaiba. Subalit, tayo ay naging iisa sapagkat tayo ay naligtas, na hindi tumitingin sa pagkakaiba. Sa halip, ang Diyos ay mayroong higit na habag sa mga mahihirap at sa mga itinatakwil ng mundong ito. At karamihan sa mga taong iyon ay naligtas. Tama po ba? Kaya ngayon, yamang tayo ay naligtas na, mayroon tayong iisang Diyos Ama, mga brothers at sisters sa church, iisang pananampalataya, iisang pag-asa at layunin sa buhay. Kaya ngayong tayo ay iisa na, ano ang ibig sabihin ng humiwalay? Humiwalay. Ang mga tao sa sanlibutang ito ay nakikisama sa kanilang mga kaibigan, umiinom at nage-enjoy, ini-enjoy ang makasanlibutang kasiyahan. Subalit tayo ay mga inihiwalay. Huwag humawak ng maruming bagay. Ang mundo ay puno ng kasalanan. Kaya kahit na ang mga taong ligtas, bagaman hindi nawawala ang kaligtasan, subalit maaaring marumihan ng sanlibutan. Kaya manatiling nakahiwalay at huwag hawakan ng maruming bagay. Hindi ka dapat na lumapit sa mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naging anak ng Diyos sa ganitong paraan. Siyempre, ang mga naligtas ay dapat na may pagkakakilanlan o identity at maihiwalay na namumuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos. Ito ang katibayan na sila ay itong mga taong ito, sila ay mga anak na ng Diyos. Ito ang katibayan. Ang isang taong ligtas ay mayroon dapat katibayan ng isang ligtas na anak ng Diyos. Dapat meron. Tama po ba? Sinasabi ng Diyos sa isang taong naihiwalay, ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sa Roma 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin din po nito na silang mga naligtas ay nararapat na mamuhay ayon sa paggabay ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, dapat tayo mamuhay ng naaayon sa Espiritu Santo. Hindi ayon sa laman. At ang pamumuhay ayon sa Espiritu Santo ay ang patunay na siya ay isang Kristiyano, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Isang katibayan na tayo yung mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Sabi dyan, ang ibang mga mananampalataya ay mukhang mabuti at nagsasabi na sila ay ligtas na, nagbibigay ng patotoo, dumadalo sa mga pagtitipon, nagpupuri, nananalangin, nakikipag-fellowship, nagbibigay ng offering at kung ano-ano pa. Subalit ang kanilang buhay sa labas ng church ay pareho sa mga taga-sanlibutan. Ano po ito? Gaya po ng paniki, kamukha ng daga, at ito'y kagaya ng ibon kapag ito'y lumilipad. Ano po ito? Ang mga Kristiyano ay hindi dapat mabuhay na kagaya ng buhay na may dalawang mukha. Dapat ninyong maipakita ng malinaw na kayo ay mga anak ng Diyos, hindi lamang sa salita, kundi pati na po sa buhay. Kaya sinasabi ko po na lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa buong sansinukob, ito ang kanyang salita. Kaya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas at ang mga taong ligtas ay ginagabayan na ngayon ng Espiritu Santo at ang Panginoon ay tinutulungan sila upang makapamuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Kapag mayroong magulang na nagkaanak, minamahal at inaaruga ang sanggol ng kanyang mga magulang. Gaya ng sanggol na hindi ipinanganak sa pamamagitan lamang ng sarili niya. At ang isang bata ay hindi rin lalaki kung wala ang pag-ibig ng mga magulang at ng pag-aalaga ng buong pamilya.
Ito ay biyaya ng Diyos na nagdala sa atin patungo po sa kaligtasan. At gayon din, ipinahintulot muna ng Diyos na maipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao sa pamamagitan ng mga naunang Kristiyano. At pagkatapos nating maligtas, pinapalakas niya tayo sa kalagitnaan ng kapulungan ng mga brothers and sisters. Unang Pedro 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mayroon tayong salita na siyang malinis at espiritual na gatas. Gaya ng isang sanggol na sumususo sa dibdib, mayroon tayong puso na nagmimithi sa salita. Kung titinan po ninyo sa Chinese character ang church, ang salita ay pagtuturo at pagtitipon. Ang church ay isang lugar kung saan nagkakatipon ng mga tao upang makatanggap ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga para sa atin na magbasa ng Bible ng mag-isa at makinig ng sermon online sa panahon ngayon. Subalit higit pa rito, kapag nagkakatipon tayo upang makinig sa salita at sa fellowship, dumarating tayo sa pagkaunawa sa Biblia sa praktikal na paraan. Hindi natin ito mauunawaan ng mag-isa. May isang nagsabi na sinabi niya na hindi niya dinadala ang mga anak niya sa eskwelahan at tinuturuan lamang niya sila doon sa kanilang bahay. Sa tingin ko ay isang uri ito ng maling edukasyon. Ang mga estudyante ay nagtutungo sa school at nakikihalubilo sa mga kaklase at ang bata ay matututo ng ilang bagay. Sa kalagitnaan nito, nahuhubog ang personalidad at nagkakaroon ng karunungan upang mabuhay. Ito ang edukasyon. Ang edukasyon ay hindi edukasyon na tanging kaalaman lang ang itinatatag, kaalaman at katuruan na tanging ang ulo lang ang lumalaki. Kaya nga sabi natin na ang layunin ng edukasyon ay pagiging tao na makakapagbigay pakinabang sa ibang tao sa paraan kung saan tinuturuan ng tao na maging tao. Ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay upang maging isang tao na karapat-dapat na anak ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na nagkakatipon tayong sama-sama. At ito ay ang mga ligtas na sama-sama nagkakatipon, malayo sa sanlibutan, nakahiwalay sapagkat ang Panginoon ay gumagawa sa kanila. Kaya ang Panginoon ay naging ama ng mga ganitong tao. Ang mga taong ito ay aking mga anak. Ito po ang ibig sabihin nito. At ngayon sa ikalawang Korinto sa chapter 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay natin ang pangakong ito. Yamang taglay natin ang pangakong ito. Sabi diyan, mga minamahal. Ito'y isang napakagandang expression para sa mga naligtas. At ngayon, ito ay expression na tunay na kamangha-mangha para sa ating mga brothers and sisters. Mga minamahal. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Tapos sa dulo, sa pagkatakot sa Diyos. Sinasabi ito ng Panginoon sa mga taong nabago sa sanlibutan. Ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak. At sa 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kaya ano ang kinakatakutan natin? Ito ay hindi dahil natatakot tayo na mawasak. Ito ay maaaring ang pananampalataya ko ay maling pananampalataya o hindi. Ganun po ba? Ang ibang mga tao ay sinasabi ng may malakas na tinig na sumasampalataya sila ng mabuti, na sila daw ay ligtas. Gayunpaman, mayroon talaga mga tao na hindi kayang sumunod sa buhay pananampalataya. Hindi ho ba natin pwedeng subukan na mabuhay bilang Kristiyano kahit na hindi pa tayo perpekto? Ang kaligtasan ay natanggap natin bilang isang kaloob o regalo sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at hindi natin kailangan pang magsikap. Ang kailangan lamang natin gawin ay ang magsabi ng salamat. Gayunpaman, sa buhay pagkatapos ng kaligtasan, dapat tayong magsikap sa iba't ibang paraan. Kung wala tayong gagawin, hindi ito magiging buhay pananampalataya. Kaya yung pagiging malusog ay hindi nangyayari sa pamamagitan lamang ng sarili, gaya na lamang ng isang tao na nagiging malusog sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at nakakabuting pagkain, nag-e-ehersisyo ng tama, sumasali sa maayos na mental at physical activities. Ang isang taong ligtas ay hindi makakapamuhay ng buhay pananampalataya kung wala siyang gagawin at namumuhay lang ng ayon sa kanyang pansariling pakinabang. Ang mamuhay ayon sa sariling pakinabang ay isa lamang natural na gawain. Tayo ay pinanganak na mayroong likas na pagkamakasalanan na gumagawa sa atin upang tayo ay magkasala. Kung wala tayong gagawin, mamumuhay tayo dito sapagkat ang ating dating likas ay nananatili pa. Hindi kayo dapat ganito. Dapat tayong mamuhay ng hindi ayon sa laman, kundi sa espiritu at dapat tayong matakot
na baka tayo ay mamuhay ng ayon sa laman. Sa Filipos 2, talatang 12, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kung magkakamali ka sa pagtingin sa talatang ito, maaaring mamali ka ng pagkaunawa. Oh, kailangan ko palang matanggap ulit ang kaligtasan upang hindi mawala yung kaligtasan ko na may takot at panginginig. Hindi ganito ang ibig sabihin ng talatang ito, kundi ang kaligtasan po'y tiyak na. Kung sigurado na tayong naligtas, ibig sabihin ay natanggap na natin ito. Sinabi ng Panginoon na pagkatapos nating maligtas, dapat tayong matakot na tayong mamuhay ayon sa laman at maaari tayong makagawa muli ng pagkakamali sa harap ng Panginoon. Ito'y magiging dakila kung magiging banal tayong gaya ng mga anghel at hindi na muli magkakasala pagkatapos na maligtas. Subalit hindi ganito ang ginagawa natin kundi nananatili pa rin ang likas na pagkamakasalanan. Kung tayo ay matigas ang ulo, maaari tayong matangay ng kasalanan ng mundong ito. Kaya nga kailangan ninyo ng pagpipigil sa sarili. Si Apostol Pablo sa 1 Korinto 9:27, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Itong katawang ito ay ayaw sumunod. Kapag nais natin magpunta sa church, sabihin ng laman natin, oh, kailangan ko na namang pumunta sa church. Makikinig na lang ako sa bahay. Mayroon tayong ugali po na tama din, di ba? Sa Mateo 25:26, ikaw na masama at tamad na alipin. Ang katamaran, ito ay kasamaan. Alam po ba ninyo ito? Hindi kayo dapat na maging tamad. Gayun din, ayaw nilang magbasa ng Biblia, ayaw pag-aralan ng Biblia, kaya sinasabi niya, kailangan ko bang pumunta at pag-aralan muli ang Biblia? Ito ay katulad ng mga estudyante na ayaw pumunta sa paaralan at mag-aral. Ang mga estudyante ay naboboring mag-aral. Ginagawa nila ito dahil hindi sila maaaring tumigil sa pag-aaral at kung hindi, sila ay mapapagalitan. At ngayon, sa lipunan ng survival competition, ang mga estudyante ay kailangan matuto kapag sila ay nag-aaral at nabubuhay lang sila ng maayos kapag sila ay nanalo sa survival competition na ito. Kaya wala hong pagpipilian ng mga estudyante kundi tumalon na lang sa isang malapit na mundo at gawin ang kanilang makakaya. Kung gagawin ng mga estudyante ang nais nilang gawin, mas mabuti na hindi pumasok sa paaralan o trabaho sa lahat ng oras. Ngunit paano sila mabubuhay sa lipunan ito? Ganon din po sa ating Christian life. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kaya para mapaglingkuran ng Panginoon, dapat masipag at hindi tamad, kundi mabuhay ng masigasig. Mayroon tayong gawain na dapat gawin at hindi madali para sa isang taong tamad ang mabuhay sa buhay pananampalataya. Kaya nang ang isang tao ay maligtas, kahit na ang mga tamad na tao ay nagiging masipag. Dahil marami tayong dapat gawin para sa Panginoon. Kailangan natin magbasa ng Biblia, manalangin at pumunta sa church. Kailangan natin pumunta sa grupo ng mga taong naligtas, magkaroon ng fellowship doon, makibahagi sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo at maglingkod at marami pang bagay na dapat gawin. Kaya may nagsabi, hindi ko ito gagawin, may iba naman na gagawa niyan. Siyempre, may taong gagawa ng lahat ng bagay at may taong makakagawa. Gayunpaman, hindi ka maaaring ibukod dito. Dapat kasama din tayo. Kaya ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos, kailangan kong matakot na ang mga naligtas ay magkamali, mamuhay ng ayon sa aking laman at sumuway sa salita ng Diyos. Tayo po ay ligtas na. Ngunit, kung tayo ay magkamali, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Ngunit sa Hebreo chapter 12 sa verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Ganito po. Hindi ko talaga matatandaan na ako'y pinalo ng aking ama nang ako'y bata pa. Ngunit, maraming beses akong pinalo ng aking ina. Mayroon akong 5 kapatid na babae na mas matanda kaysa sa akin. Ang aking ina ay nagkaanak ng 5 babae at sa huli isang lalaki. Kaya ito'y kamangha-mangha. Ngunit, siya ay napaka-istrikto. Kung may nagawa man akong mali, hindi na siya nagsasalita ng ano paman at nakatingin lang sa akin. Tapos ang tinitingnan niya ay ang pamalo na nakasabit doon sa dingding. Yung pamalo na doon sa dingding nakasabit. Tumitingin siya sa akin pagkatapos sa pamalo. Ibig sabihin nito, maghanda ka. Ngunit kapag kinuha na niya iyon, nasabihin niya sa akin, isa. Kailan at ano ang ginawa mong mali? Isa. Meron siyang ganitong memorya ng lahat ng mga pagkakamali ko. Ito ang ginawa mong mali, palo. Ito ang ginawa mong mali, palo ulit. Ginagawa niya iyon dahil mahal niya ako. Habang nagmamahal siya, mas mahigpit siyang nagdidisiplina at nagsasaway. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas, kaya naman dapat tayong matakot, tama po?
Ang mga anak ay dapat na matakot sa kanilang mga magulang at mga guru upang hindi sila makagawa ng mali. Sa mga araw na ito, hindi pinaparusahan ng mga guru ang mga estudyante ng physical na parusa. Ngunit nang ako elementary, ang mga bagay na ang iba po noon, kapag hindi ginawa ng estudyante ang homework, dapat ilabas ang kamay at papaluin sila ng guru ng pamalo hanggang ito'y dumugo. Kapag umuwi ka at sinabi mo ito sa iyong mga magulang, sasabihin nila, yan, tama yan, yan, nararapat sa iyo. Gayunpaman sa mga araw na ito, ang mga magulang ay nagagalit kapag pinalo ng isang guro ang estudyante at umupunta sila sa guro at sabihin pa nila sa guro, mali ito. Pumapalo ba ang guro dahil sa galit? Hindi po. Sa nakaraan, kapag ang aking guro, hindi mo nagawa ang iyong homework, nanaisin mo na sana na ngayong araw, may sakit ang aking guro upang hindi siya pumasok. Ang mga estudyante ay takot po talaga sa guro. Ganon din ang mga naipanganak na muli ay dapat na katulad ng sinasabi sa 2 Corinto 7 verse 1, ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos, maging higit at higit pang banal. Kaya nga linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Karumihan ng laman, ito po'y kasalanan. At tungkol sa karumihan ng espiritu, kung tatanggap ka ng maling doktrina o maling mga aral, ang iyong espiritu'y magiging marumi. Kaya, sinasabi ng talata na linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Kaya tayo, ito ay parehong bagay, kaya kagaya ng sinasabing paglilinis, maging banal at ginagawang sakdal ang kabanalan. Kaya ngayon, ito ay isang napakahalagang issue. Ito ang layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ito ay upang ihiwalay tayo bilang banal. Ibukod tayo. Dapat malaman ngayon ng mga Kristiyano na kung sila iligtas na, bagaman sila ay nabubuhay sa sanlibutan, hindi sila mga tao ng sanlibutan, kundi sila ay inihiwalay sa sanlibutan. Inihiwalay sa sanlibutan. Isang taong inihiwalay upang maglingkod sa Diyos. Isang taong inihiwalay upang pumunta sa langit. Tayo ay mga taong inihiwalay mula sa mundong ito. Tingnan po natin sa 1 Corinto, sa chapter 1. Babasahin po natin 1 Corinto chapter 1 sa verse 2. 1 Corinto 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Dito po yung sulat na ito ay pinadala sa iglesia ng Corinto, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sa panahon po ngayon, kapag iniisip ng tao ang church, sa isip nila ay church building na gaya ng isang bahay na konkreto na may nakasabit na krus. Kaya ang mga tao ay tumitingin sa gusali at sinasabi nila, "Oh, ang church ay malaki. Ang church ay naitayo ng maayos." Pero pakiusap, huwag po nating sabihin iyon sa hinaharap. Hindi iyon church. Ang church ay hindi isang gusali. Ito ay kapulungan ng mga ligtas na banal, isang grupo ng mga tao. Sa Griego po, iglesia. Ibig sabihin, taong inihiwalay mula sa sanlibutan. Taong naligtas at inihiwalay. Ang mga tao, ito po ang church, kaya sa gusaling ito, ang Seoul Central Church ay nakapost doon po sa labas. Ngunit hindi ibig sabihin na ang gusali ay isang church. Sa nakaraan, sa isang bahay na nakahiwalay, mayroong nameplate po noon. Ganito at ganoon Kim, ganito at ganoon Lee, ganito at ganoon Park. Hindi yun nangangahulugan ang particular na bahay ay ganito at ganoon Kim, kundi ang bahay kung saan nakatira si Kim. Kaya noong unang panahon, dinadagdag ang salitang gusali, church building. Ito ang gusali kung saan nagkikita-kita ang church. Ganoon ang ginagawa nila nang unang dumating ang mga misyonero matagal ng panahon. Pumunta po ako sa Mokpo upang magkaroon ng meeting. At ang unang mga misyonaryo ay dumating at nagtayo ng isang church at pinangalanan nila ang gusali na church building. Sa katunayan, yun ang tama. Isang gusali kung saan nagkikita-kita ang church. Ang mga tao ay tumitingin sa gusali at sabi nila, "Oh, ang church ay malaki. Oh, ang church ay maayos na naitayo." Ang church ay hindi itinayo ng tao. Ang church ay ang mga tao. Kaya nga hindi ito tulad ng may isang gusali sa Corinto. Noong una,
walang itinayong gusali ng church hanggang sa simba, hanggang sa yung simbahang Katoliko ay nagtayo ng mga katedral pagkatapos po ng 300 AD. Kaya sa unang Korinto at sa iba pa, sina Aquila at Prisca kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay, si Nympha at ang iglesyang nasa kanyang bahay, kay Archippo at sa iglesya na nasa iyong bahay, iglesya na nasa iyong bahay, ibig sabihin ang church ay ang mga ligtas na banal, nagkakatipon sa isang church. Kaya maging ngayon, kapag tayo ay nag-evangelize abroad, tayo ay nagtitipon-tipon sa bahay kapag hindi marami ang mga tao. Ito ang church sa isang bahay. Gaano man kadami nagkakatipon, kapag tayo ay nagkatipon sa isang kuweba, ito din ay church sa kuweba. Kaya nga sa sinaunang Roma, mayroon pong underground na kuweba na tinatawag na catacomb. Pumunta ako doon nang bumisita ako sa Roma. Ang mga banal ay nagtago sa kuweba at iningatan ang kanilang pananampalataya. Kaya mayroong church sa kuweba. Maging sa ating church, isang guro ng high school na matatagpuan malapit sa dagat, siya isang sister po, ay nangaral sa kanyang mga estudyante at sila ay naligtas at nagtitipon sa tabi ng dagat. Nagtitipon sila sa classroom. Pagkatapos ang kanilang mga magulang ay naligtas din. Kaya kalaunan, nagtayo sila ng church building. Kaya nga sa panahon ng sinaunang church, walang mga church building. Ang church ay nagtitipon sa bahay. Kaya sabi sa Bible, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa 1 Korinto chapter 1 verse 2, para sa karagdagang paliwanag, kung ano ito, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Ano po ang church? Hebreo chapter 10 verse 10, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay. Ginawa kanyang banal sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Ibig sabihin ito, tayo ay naligtas. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, mga banal, ibig sabihin isang banal na kapulungan, isang inihiwalay na grupo. Pagtitipon ng mga hindi ligtas sa tao ay hindi banal. Ito ay isang grupo lang. Kaya ang mga tinawag na banal, ito ang church, ito ang iglesia, isang grupo na inihiwalay. Isang grupo na inihiwalay upang maglingkod sa Diyos. Kaya ito ang pinakaunang dahilan kung bakit iniligtas tayo upang maglingkod sa Diyos. Si Moises po ay pumunta rin sa Ehipto upang iligtas ang mga Israelita na naging mga alipin sa loob ng 400 years. Kaya yung mga taong naging alipin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Faraon. At sinabi niya sa Faraon na hari sa Ehipto na ang mga taong ito, yung mga Israelita, sila ang bayan ng Diyos. Kaya hayaan mo nang makaalis ang mga taong ito at maglingkod sila sa Diyos. Dahil ang bayan ng Diyos ay hindi maaaring maglingkod sa paraon kundi sa Diyos. Hayaan mong makaalis ang mga taong ito at maglingkod sa Diyos. Sabi ng Faraon, Diyos? Isang bagong Diyos ulit na tinatawag na Jehovah? Wala akong pakialam. Hindi ko sila paaalisin. Sabihin mo sa kanila na maglingkod sa anumang mga Diyos na nandito. Hindi ko kilala si Jehovah. Hindi ko sila paaalisin. Pagkatapos, binadalan sila ng Diyos ng 10 salot upang patunayan ang pag-iral ng Diyos ng malinaw at upang hayaang umalis ang mga Israelita. Pagkatapos mismo makaalis ang mga Israelita mula sa Ehipto, naglingkod at sumamba sila sa Diyos. Dinidisiplina po ng Diyos ang mga naglilingkod o tumatrato sa Kanya ng mali. Hindi pa nila alam, ngunit ang mga taong hindi ligtas ay nabubuhay na naglilingkod kay Satanas. Hindi ang dahilan kung bakit iniligtas niya tayong lahat. Ang hari at pinuno nitong sanlibutan ay si Satanas. Ngunit matapos ang kaligtasan, bumabalik ang tao sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas at ng Diablo at naglilingkod sa Diyos mula sa sandaling iyon. Gayun din ang langit ay lugar ng paglilingkod sa Diyos magpakailanman. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay mga taong inihiwalay upang maglingkod sa Diyos. Kaya sa Roma chapter 12 verse 11, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ang tungkulin natin ay maglingkod sa Diyos, ngunit ang mga iyon ay ang mga taong inihiwalay sa mundo. Paanong ang isang tao ay maglilingkod sa Kanya na nananahan sa kasalanan? Ngayong ang Diyos ay isang banal, kailangan natin humiwalay. Tinatawag ito ng mga tao na pagsamba, pagtitipon, pagpupuri sa Diyos, pananalangin. Hindi ko po alam sa iba sa panahon ngayon, ngunit noong panahon noon, nadumalo ako sa church mula sa middle school ayon sa patakaran po ng aking paaralan. Ang pastor po doon ay pinatutunog ang kampana. Patutunogin niyo yung kampana.
Klang, klang. Simulan na natin ang pagsamba. At pagkatapos ay nagsisimula ang Sunday worship. Pagkatapos ay palaging may regular na order ng pagsamba. Ngayong araw ay tapos na ang pagsamba. Walang simula at katapusan ng pagsamba. Saan pa ito matatagpuan sa Biblia? Iniisip ng mga tao ang pagsamba sa maling pakahulugan. Ang pagsamba ay pareho sa salitang paglilingkod. Alam niyo po ba yun? Paglilingkod. Ang salitang pagsamba ay pareho sa salitang paglilingkod. Nagsisimula at nagtatapos ang pagsamba. Kung gayon, maaari ba tayong mabuhay ng ayon sa nais natin? Sa church, tayo ay natututo kung paano maglingkod sa Diyos at kung paano sumamba sa Diyos. Siyempre po, hindi ko sinasabi na ang oras ngayon ay hindi oras ng pagsamba. Ang sinasabi ko ay ang buong buhay ko sa pamilya o sa trabaho ay pagsamba sa Kanya. Ang isang tunay na naligtas na Kristiyano ay hindi maaaring tumigil sa pagsamba sa Diyos. Kahit sa isang sandali, ang natutunan natin sa church ay ang paraan ng paglilingkod sa Diyos o ang paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang lahat ng ating sinasabi, iniisip at ginagawa ay isang handog na buhay at pagsamba. Tayo po ay mga inihiwalay upang maglingkod sa Kanya at makapasok sa langit. Kaya kailangan nating siguradong malaman na tayo ay mga inihiwalay. Kailangan ninyong masiguro na kayo ay tunay na inihiwalay. May iba na mukhang Kristiyano sa church, ngunit kapag sila ay nakakilala ng mga tao makasanlibutan, sila ay wala ring pagkakaiba sa kanila. Lumalabas kasama ng mga makasanlibutan, kapag ang kanyang mga kaibigan ay inalok siya ng inumin, uminom ka. Siya ay nagpapanggap na parang walang magawa kundi uminom. Ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan ay, "Wow, ang cool mo talaga ang kaibigan." Napaka-cool, umiinom at naninigarilyo kang kasama namin kahit na sumasampalataya ka pa kay Jesus. Subalit sa isip nila, peking Kristiyano ito. Kaya hindi niya kailanman magagawang ma-evangelize sila. Paano na siya kung katulad siya ng mga tao sa labas? Sinasabi niya, ikaw at ako ay walang pinagkaiba. Kailangan nating ipakita na tayo na iiba sa kanila. Kasama ninyo ako ng sandali, ngunit ako'y iba sa inyo. Kaya kailangan nating maipakita sa kanila na tayo iba. Tinumpo natin sa Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3 verse 1. Kaya, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, kaya nang basahin ko ang talatang ito, naantig ang puso ko. Magkasama dito, tayo ay magkasama. Hindi tayo nag-iisa. Sila ng mga naligtas ay mga brothers at sisters na ligtas na kasama. Mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Ano po ang tawag sa langit? Ang Diyos po ay nasa langit. Sa Mateo chapter 6 verse 9, Ama naming nasa langit, tinawag tayo ng Diyos mula sa sanlibutan. At maraming ulit na sinasabi ng Biblia na ang ligtas ay binabanggit ng mga tinawag, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Ibig sabihin na ang mga tinawag mula sa langit ay ang mga ligtas sa pagtawag ng Diyos. Mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, gaano kagandang pangalan po ito, tama po? Isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Kaya si Jesus ay parehong apostol at pinakapunong pari. Ano po ang kahulugan ng apostol? Ito po'y guro. Si Jesus ay propeta. Ang pari, ang guro, at panalangin na at tagapamagitan sa panalangin. Kaya si Jesus ang apostol. Ang mga apostol ang nagtuturo ng salita ng Diyos at si Jesus ang unang apostol. Gaano siya nagturo nang siya pumarito sa sanlibutan? Ngayon po siya ay nagtuturo pa din sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ating pinakapunong pari na inihandog ang kanyang katawan at tumubos ng ating mga kasalanan.
Noon, ang mga pinakapunong pari na Israelita ay pumapatay ng mga tupa, kambing o toro at pumapasok sa dakong kabanal-banalan dala ang dugo. Pagkatapos ay winiwisik ang dugo at nananalangin po sila. Si Jesus ang siyang naging handog pang kasalanan pagkatapos niyang mamatay at sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y nananalangin maging hanggang ngayon sa Diyos. Kaya isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari. Kailangan nating isaalang-alang si Jesus sa ating malalim na pag-iisip. Sa Hebreo chapter 12 sa verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Hindi tayo dapat mag-isip ng mababaw. Dapat nating pagmasdan si Jesus. Pag-isipan ng malalim si Jesus gaya ng detalyadong nakalagay po sa Biblia. Sa Hebreo chapter 12, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Hindi lamang tayo iniligtas, kundi paunti-unti tayo ay ginagawang sakdal. Kaya pagmasdan natin si Jesus. Pagmasdan si Jesus tulad ng isang artist na nagdo-drawing ng isang modelo na nasa harap niya. At dinodrawing yung modelo sa kanyang papel. Katulad kung paano niya iginuguhit ang bawat bahagi ng mukha, yun pong buhok, yung kilay ng modelo. Kailangan nating iguhit si Jesus ng paunti-unti sa ating mga buhay habang nakatutok ang ating mga mata sa Kanya. Ginagawa nating mapa sa atin ang likas ni Kristo. Kaya gaya ng makikita po ninyo sa Galacia, sa Kapitulo 4, talatang 19, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya ang isang ina ay nasa hirap ng panganganak. Ang isilang ang kanyang anak at palakihin ito ng maayos sa kanyang buong buhay. Si Jesus na nagligtas sa atin ay patuloy sa paggawa upang matapos niya tayo na tayo ay mabuo sa anyo ni Kristo. At sinabi ni Pablo na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak. Para sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo ay talagang napakahirap na makapagligtas ng mga tao. Ito ay nagiging mas mahirap pa. At pagkatapos po nito, tapos na ba pagkatapos silang makuha ang kaligtasan? Ang anyo ni Kristo at ang pag-uugali ni Kristo ay dapat na mabuo sa buhay ng mga bagong ligtas. Dapat tayong lumago bilang anak ng Diyos, ikalawang Pedro 1:4, at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang likas ng Diyos ay dapat mabuo sa ating buhay. Mahirap po ba ito? Sabi po sa Mateo 5:48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging sakdal na gaya ng Diyos? Nais ng Diyos na tayo ay maging kagaya niya. Kung ang Ama ay mabuting tao, hindi niya sasabihin sa kanyang anak, gayahin mo ako ha, pero 50% lang, kalahati lang. Ang nais ng Ama ay gayahin siya ng anak, kahit na hindi siya maging higit na mabuti na gaya ng Ama. Paano? Ang uod ay nagiging sikada paunti-unti makalipas ang 7 years, inaalis ang lumang balat. Sa Amerika naman, ang uod nagiging sikada makalipas ang 17 years. Katulad nito, kapag si Jesus ay muling bumalik sa mundong ito, ang ating lumang katawan ay babaguhin. Magkakaroon tayo ng bagong banal na katawan na kagaya ng sa Panginoon. Kaya sinasabi sa Filipos chapter 3 sa verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating panloob na pagkatao ay dapat ding mabago ng paunti-unti. Sa loob po ng 7 years, yung sikada, araw-araw ay nagbabago. Hindi ito mangyayari, yung pagbabago po, hindi ito mangyayari ng isang araw lamang. Bago sila maging sikada, kung aalisin ang balat, gamit ang kutsilyo? Kung ganoon, ang uod ay magiging sikada ba ng mabilis at madali? Ang sakit! Hindi po magiging ganoon. Kinakailangan ng ilang panahon upang maalis ang lumang balat. Paano naman ang tutubi? Ang maliit na uod ay nagiging tutubi. Sa simula, ito ay nananatili at lumalaki sa halaman. At pagkatapos, tatlong ulit na maalis ang balat nito ng step by step. At sa huli, ang tutubi ay mabubuo at lilipad sa parang.
lilipad. Gaya sa Colossians 3 verse 9, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kaya kailangan nating hubadin ng paulit-ulit. Ganoon din po sa Efeso sa chapter 4, dapat tayong magbago ng paunti-unti. Kaya nga mga banal na kapatid, tayo ay dapat maging banal na kapatid. Banal na brothers at sisters, alam niyo po ba ito? Tingnan po natin sa Levitico chapter 10, basahin po natin. Levitico chapter 10, verse 3. Basahin natin. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan. Opo, ano po ang nakasulat sa Biblia? Ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin. Ang Diyos ay banal at kanyang ituturing na banal sila na lumalapit sa kanya. Kaya ang makalapit na malapit sa Diyos. Anong una nating dapat gawin? Ang mga hindi ligtas, kailanman ay hindi makakalapit sa Diyos. Ang mga ligtas ay makakalapit ng higit at higit pa sa Diyos. Kaya nga po, tayo'y maging banal upang tayo'y makalapit sa Diyos. Sa Lumang Tipan, ang mga pare, ang taong nakakalapit sa Diyos. Hindi lahat pwede pong maging pare. Upang makapaglingkod sa Diyos at makapasok sa banal na templo at pumasok sa dakong kabanal-banalan bilang pinakapunong pare, sila'y dapat na inihiwalay bilang taong banal. Kung sila ay maglilingkod sa templo at hindi sila inihiwalay bilang banal, sila'y papatayin ng Diyos. Kaya maging banal. Ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin. Siya'y magpapakita na banal sa mga taong ito. Kaya, anong ating gagawin upang parangalan ng Diyos bilang banal? Tayo dapat na lumapit sa Diyos. Upang makalapit sa Diyos, tayo dapat maging banal. Upang makapaglingkod sa Kanya, dapat tayong maging banal. Tayo po ay dapat na maging malinis. Tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi lamang sa dugo ni Jesus, kundi maging sa kanyang katotohanan, tayo ay naging banal. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay naging malinis. Bakit? Upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Makakalapit ba tayo ng malapit sa Diyos? Kailangan nating makalapit. Tayo ba ay dapat lang tumingin sa Diyos? Iniligtas tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at para makapaglingkod sa Diyos, kailangan nating makalapit sa Kanya. At upang tayo ay makalapit sa Diyos, kailangan nating maging banal. Tama po? Tama po? Ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan. Sa ganitong paraan natin maluluwalhati ang Diyos, kaya upang makapaglingkod tayo ng malapit sa Diyos, kailangan po nating maging malinis. Upang maging malinis, kailangan nating humiwalay sa karumihan, humiwalay. Sa Mateo chapter 6 verse 9, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Sa Mateo 6 verse 9, malalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang unang panalangin na itinuro ni Jesus ay, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama naming nasa langit, ang langit ay ang buong universe. At naroon, nagahari ang trono po ng Diyos. Ama naming nasa langit, ang ama natin, ang ama na lumikha ng mga langit at ng lupa,
Our Father in heaven, Ama naming nasa langit. Ama naming nasa langit. Alam niyo po ba ang bigat ng pangungusap na ito? Ang ating Diyos na tagapaglikha, na lumikha ng mga langit at ng lupa. Ibig sabihin na siyang namamahala ng kalawakan at ng mga galaksi ay aking Diyos, Ama namin. Hindi lamang siya Diyos ko, kundi siya rin ay ating Diyos, Ama natin. Ang mga born again Christians ay may isang Diyos at sa pamamagitan niya, mayroon tayo mga kapatid na lalaki at babae. Ang mga taong maaari lamang tumawag sa Diyos ng Ama namin, pagkatapos, ano ang itinuturo ni Jesus? Sambahin nawa ang pangalan mo. Bago natin naisaulo ang panalangin ng Panginoon, sabi diyan, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Isinasaulo po ito ng paulit-ulit. Pagkatapos sasabihin ng Diyos, tigil, kailan mo ko pinabanal? Mapapabanal po ba natin ang pangalan ng Diyos kung isasaulo natin ang panalangin na ito? Kailan nyo ginagawang banal ang kanyang pangalan? Para mapalapit tayo sa Diyos, kailangan nating gawing mas malinis ang ating mga sarili at kailangang makibahagi sa gawain ng Diyos. Sa gayon ding panahon natin, maluluwalhati po ang Diyos at ito ang pagsamba sa pangalan ng Diyos. Mateo 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kailangan makita. Kailangan makita ng mga taong hindi pa naipapanganak na muli ang ating mga mabubuting gawa at luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya mga taong ino-evangelize natin ay hindi nakikinig kung anong sinasabi natin kundi tinitingnan po nila ang ating mga salita kung paano tayo kumikilos. Naligtas na po ba kayo? Anak na po ba kayo ng Diyos? Babantayan ko kayo kung paano ka bilang isang anak ng Diyos. Magbabantay ako. Sa palagay ko, kayo ay iba sa mga makasanlibotang tao. Ang bagay na inyong pinaniniwalaan ay totoo at tapat. Titingnan ko po yan. Maaari ba akong maging gaya niyan? Maaari ba akong magkaroon ng pag-iisip na gaya niya? Pero kung ginagawa niya ang ginagawa ko, nagsasalita siya ng masama, namumuhay na gaya ko, ano ang ebidensya ng kaligtasan? Kung sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos, maniniwala po ba kayo? Kayo ba ay anak ng Diyos? Kayo ba ay kay anak ng Diyos? Kailangan nyo ipakita ang ebidensya bilang isang anak ng Diyos. Kayo po ba? Kung gayon, nasabihin niya, ikaw ay mabuti. Nang ako'y nag-evangelize sa Giyong Sangdo, may isang tao na boss ng isang pagawaan ng barko. Ang kanyang asawang babae ay isang diakonesa sa Presbyterian Church. Kapag gumigising siya ng maaga, ang asawang babae ay pumupunta sa church upang manalangin at wala sa kanilang bahay. Kaya galit siya sa asawa niyang babae at tinatapon ang kanyang Biblia sa palikuran at inuusig siya. Pero pagkatapos siyang matutunan ng Biblia mula sa atin, siya ay lubos na nagbago dahil sa pagiging ligtas. Sa panahong yun, nirespeto niya ang asawa niyang lalaki at naunawaan ang kanyang asawang lalaki na nabago ang buhay ng kanyang asawang babae. At sinabi niya, kapag nilalait ng iba ang mga taong naniniwala kay Jesus, kahit na ang ilan ay peke, pero ang asawa ko ay mabuti at may tunay na pananampalataya. Dahil naranasan niya ang pagbabago sa buhay ng kanyang asawang babae. Sinundo ko po siya ng sasakyan ko para sumama sa retreat at siya ay naligtas. At isang church ang nagsimula sa kanilang bahay. Nangyari po ito. Kung nagbago tayo, nagbabantayan siya, ang buti mo, sasabihin. At pagkatapos susunod siya sa ating pakiusap,
kahit na naniniwala ka kay Jesus at naligtas ka, kung ang pag-uugali natin ay hindi nagbago, peke ka. Magaling ka magsalita. Kaya sinasabi ng mga hindi sumasampalataya, silang mga sumasampalataya kay Jesus ay magaling lang magsalita. Hindi maganda ang ugali. Parang ibinibitin ang ulo ng kordero at ibinibenta ang karne ng aso. Ibig sabihin nito, magkaiba ang panloob na pagkatao at panlabas na pagkatao. Kung gayon ang ginagawa natin ay kung gayon ang ginagawa natin, hindi maniniwala ang iba. Ang ating pangangaral ng ebanghelyo ay mawawalan din po ng kabuluhan. Mawawalan ng kabuluhan. At silang mga may masamang pamumuhay, sila ay nakaka-impluwensya sa ibang mga tao. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Upang sambahin ang pangalan ng Diyos, kailangan ko maging malinis at banal at nababago upang maluwalhati ang Diyos. Ang mga Israelita, ang mga taong pinili ng Diyos, nagmamalaki silang mga anak ng Diyos na kanyang pinili. Siya nga pala, sinuway po nila ang salita ng Diyos. Buksan po natin sa Roma sa chapter 2. Roma chapter 2. Roma chapter 2, verse 23. Roma chapter 2, verse 23 hanggang 24. Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Alam natin na ito yung mga verses tungkol sa mga Hudyo sa pamamagitan ng nilalaman bago ang sinasabi na ito. Nagmamalaki ang mga Hudyo bilang mga anak ng Diyos. At nagmamalaki sila sa kautusan. Gayunpaman, sila'y nagmamalaki lamang. Nilalapastangan o ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Hindi nila niluluwalhati ang Diyos, kundi nilalapastangan ang pangalan ng Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo. Ngayon, gayon din sa mga naligtas na nagsasabing sila ay iligtas at ipinagmamalaki ang pananampalataya, ako'y isa sa mga makakapasok sa langit. Gayon man, kung sinusuway natin ang salita ng Diyos, pwede bang sumunod ang iba sa iyo? Sinasabi nila, magaling kang magsinungaling. Ano ang kasinungalingan? Ito'y kasinungalingan kung ang salita at ugali ay magkaiba. Nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Kung gayon, hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos, pero sinasabi mo na ikaw ay tao ng Diyos at ligtas. Kung sinasabi niyo ito, ito'y paglapastangan sa Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo. Ito po ay paglapastangan sa Diyos. Nawawasak ang mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway. Hindi po ba? Dahil pinagtaksilan nila si Kristo. Kahit na sila ay sumusuway, sinasabi nila na sila ay sambahayan ng Diyos na pinili. Kahit ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa mga Israelita. Kaya bakit ikinalat ng mga Israelita mula sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos? Bakit ikinalat ng mga Israelita mula sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos? Bakit nawasak ang sambahayan ng Diyos? Nabuhay sana sila sa pagpapalang mula sa Diyos dahil sila ay sambahayan ng Diyos. Pero sila'y nawasak dahil sa kanilang pagsuway. Ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan. Alam nyo, nais ng Diyos na ang kanyang pangalan ay maging banal sa pamamagitan ng mga naligtas. Nais niyang luwalhatiin siya. Kaya nga, dapat tunay ang pananampalataya kay Jesus. Hindi gaya ng mga makamundong tao, ang ating buhay ay hindi relihiyosong buhay. Kailangan nating luwalhatiin ang banal na pangalan ng Diyos.
Buksan po natin sa Juan chapter 17. Juan 17. Juan 17. Verse 14 hanggang verse 17. Hanggang 17. Juan 17, verse 14 to 17. Babasahin ko po hanggang 17. 14 hanggang 17. 14 hanggang 17. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya itong Juan chapter 17 ay naglalaman ng mahabang panalangin ni Jesus bago po hulihin si Jesus ng gabi, bago siya ipinako. Ito po ay mahabang panalangin ni Jesus bago siya huliin at ipako doon sa krus. Nanalangin si Jesus. Hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao na maliligtas sa hinaharap. Nanalangin siya para sa atin dahil nanalangin siya hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi pati na rin sa lahat ng mga taong mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ano pong idinalangin niya? Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan dahil hindi sila taga-sanlibutan. Kaya may salita ng Diyos sa mga taong ligtas. Natanggap natin ang salita ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin kung natanggap natin ang salita ng Diyos? Wala ka pa rin bang ginagawa? Kailangan nating ipangaral ang salita. Sabi, ipangaral ang salita. Tama po? Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan. Kung ipangangaral natin ang salita, kapupuutan tayo ng sanlibutan. Kaya kabilang sa mga naniniwala kay Jesus, kahit na dumadalo sila sa church building, sila yung mga hindi paligtas, sila yung mga taga-sanlibutan, ayos lang sila dahil parehas lang sila ng mga taga-sanlibutan. Subalit pagkatapos na siya ay talagang maipanganak na muli, nang ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos, hindi mo kailangang maniwala sa ganyang paraan. Kailangan mong maborn again. Kailangan mong magbago. Tapos sasabihin nila, gawin mo muna ng maayos sa sarili mo. Bakit mo binabaliwala yung paniniwala ng iba? Pagkatapos, magsisimula na silang magalit sa kanya. Kaya nga gaano kinapuotan ng mga Hudyo si Jesus? Sabi ng mga Hudyo, kami mula sa binhi ni Abraham. Sa Juan 8:33, subalit sinabi ni Jesus, 39 hanggang 40, si Abraham ang aming ama, sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin sana ninyo ang mga gawa ni Abraham. Subalit ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Sa verse 44, sinabi ni Jesus sa taong nagsasabing ang Diyos ang kanyang ama at siya'y anak ni Abraham, ang inyong amang Diablo. At nagkaroon ng kaguluhan at sinubukan nilang patayin si Jesus. Minsan, ay nakakapanood ako ng mga Kristiyanong palabas sa TV. Ang pastor na nasa palabas ay talagang magaling magsalita. Gayunman, wala namang punto ang nilalaman po nito. Walang nilalaman tungkol sa pagiging born again o kung paano maligtas. Pinag-uusapan lamang nila ang tungkol sa kung paano mamuhay ng mabuti. Hindi nila sinasabi sa mga tao ang gaya po nito. Hindi kayo dapat manampalataya sa ganyang paraan. Dapat kayong maipanganak na muli. Kailan ka na ipanganak na muli? Na maliban kayo'y maipanganak na muli ay hindi ninyo makikita ang kaharian ng Diyos. May ibang mga tao naman na tinatanggap ang mensahe na ito. Ngunit karamihan sa mga tao ay nagagalit kapag naririnig nila ito. Ipinagmamalaki niya na siya'y naipanganak muli. Binabaliwala niya yung paniniwala ng ibang tao. Ang mga Hudyo po'y nagalit kay Jesus dahil ipinangaral niya ang salita. Nang ipangaral ng mga apostol ang ebanghelyo, pinatay ng mga Hudyo si Santiago at inusig yung mga Kristiyano. Ganoon po ngayon.
Sa Juan 17:14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kaya bakit sila napuot? Bakit sila napuot? Si Jesus ay hindi taga-sanlibutan. Siya ay Diyos. Si Jesus ang Diyos na dumating sa sanlibutan sa anyo ng tao. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Napuot sila kay Jesus dahil siya ay hindi taga-sanlibutan. Maging sa Juan chapter 15, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parabang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Sa verse 19, kung napupuot sa inyo ang mga tao sa sanlibutan, huwag ninyong isipin na kakaiba ito, dahil tayo po ay sa Diyos. Hindi po ito kakaiba dahil tayo ay sa Diyos. Hindi po ito kakaiba. Kaya guys, sa unang Pedro sa chapter 4, ang mga tao sa sanlibutan ay napupuot sa atin kapag hindi tayo nakikibahagi sa kanilang mga kasalanan. Yung mga tao na ito, kapag hindi tayo nakikibahagi sa kanilang mga kasalanan, sinasabi po nila sa atin, kailan ka pa nagbago ng ganyan? Kailan ka pa nagbago ng ganyan? Nilalait nila tayo at nais na magkasala tayo gaya nila. Subalit kung tayo ay hiwalay mula sa mga kasalanan na iyon, nagsisimula silang mapuot sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Dapat ba na ibigin nila tayo? Natural lang po sa kanila na mapuot po sa atin. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Hindi nakapagtataka na kinapupuotan tayo ng sanlibutan. Siyempre po kapag may ginawa kang mali at napuot sila sa iyo, abay kasalanan mo yun. Ngunit kung napupuot sila dahil sa iyong pananampalataya, ayos lang po yun. Kung napupuot sila sa iyo, ito ang patunay na ikaw ay sa Diyos. Kaya nga, sinabi ni Jesus, hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Chapter 17 verse 16, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi po nanalangin si Jesus sa Diyos na kunin tayo kaagad patungo doon sa langit dahil sa tayo ay kinapupuotan na at nagdurusa na tayo dito sa sanlibutan. Hindi po nagpray ng ganun si Jesus. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundong ito. Ngunit tayo ay mga inihiwalay mula sa mga tao ng mundong ito. Ang daong ni Noe ay nagpalutang-lutang sa tubig nang ang mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig. Subalit kung ang tubig ay makapasok sa daong, ang daong ay lulubog. Nabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng kasalanan, ngunit dapat tayong lumutang na gaya ng daong. Ito ang buhay na inihiwalay. Ang mga isda ay nakatira sa maalat na mga dagat, subalit hindi maalat ang tiyan nila. Kapag ang maalat na tubig, dagat ay nakapasok sa tiyan ng isda, papatayin ito ang isda. Bagaman nabubuhay tayo dito sa mundo, ang mga bagay ng sanlibutan ay hindi nakakapasok sa atin. Tayo ay mga taong inihiwalay mula sa sanlibutan. Kaya nga, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Pagkatapos nating maligtas, minsan iniisip natin na nais na nating magtungo kaagad sa Panginoon. Gayunman, nais ng Panginoon na mabuhay pa tayo dito sa sanlibutan bilang mga karapat-dapat na mga anak niya. Nais ng Panginoon na mabuhay tayo ng hiwalay mula sa sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kaya nga sa Mateo chapter 6, huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Si Jesus ay nanalangin na ang mga naligtas
yung mga naligtas ay huwag mahulog sa tukso. Hindi mahaalis ng diablo ang ating kaligtasan. Ngunit siya, ang diablo, ay tinutukso tayo at ibinabagsak tayo. Kaya tinukso ng diablo si Jesus ng tatlong ulit. Subalit napagtagumpayan ni Jesus ang diablo sa pamamagitan ng pagsasabi ng nasusulat. Tinutukso tayo ng diablo upang bumagsak. Anak ka ng Diyos, bakit ka nagugutom? Anak ka ng Diyos, bakit ka mahirap? Anak ka ng Diyos, bakit napakarami mong kahirapan? Makakagawa ka ng tinapay gamit ang mga batong ito. Magagawa ni Jesus na gawing tinapay ang bato. Magagawa rin ni Jesus na gumawa ng mga inapo ni Abraham mula sa mga bato. Makakagawa siya ng lahat ng mga bagay mula sa wala, gayunpaman. Gawain rin ni Jesus na daigin ang tukso ng diablo. Kaya hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang ating katawan ay kailangang kumain. Ngunit ang mas mahalaga roon ay ang mabuhay sa pamamagitan ng salita. Ang pagsunod sa salita ay pamumuhay ayon sa salita, at ito'y katanggap-tanggap na buhay bilang anak ng Diyos. Kahit na ako'y gutom at mahirap, matuwid na mabuhay ako ayon sa salita. Na pagtagumpayan ni Jesus ang mga tukso ng diablo, dinala po ng diablo si Jesus sa mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Kaya maging ang diablo ay may dakilang kapangyarihan din po. Ipinakita niya ang lahat ng bagay kay Jesus sa isang iglap. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Sambahin mo lang ako, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Sambahin mo lang ako, akin na ito eh. Sino po? Ibinigay ni Adan kay Satanas. Kaya sinabi ni Satanas, at sinabi sa kanya ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito'y magiging sa iyo. Maaari ba niyang sambahin? Ngunit sinabi po ni Jesus, at sumagot sa kanya si Jesus na susulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Hindi ba tayo tutuksuin ni Satanas na siyang tumutukso rin kay Jesus? At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, mula sa masama. Nangangahulugan na siya ang masama, kaya pakiusap iligtas mo kami mula kay Satanas. Hindi naman maaagaw ni Satanas ang kaligtasan ng mga naipanganak na muli, yung mga taong ligtas. Dahil sa 1:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang buhay ng mga taong ligtas ay nasa kamay ni Jesus. Kaya hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Hindi niya maaagaw ang ating kaligtasan, subalit maaari niya tayong pabagsakin spiritually. Gagawin niyang bigo ang Christian life natin. Kaya sinabi ni Jesus na dapat tayong manalangin na huwag mahulog sa tukso. Dapat tayong manatiling gising sa ating pong buhay Kristiyano. Sinusubukan tayong atakihin ni Satanas sa ating kahinaan. At kapag gusto natin ng pera, sinusubukan niya tayong pabagsakin gamit ang pera. Kapag gusto natin ng babae, sinusubukan niya tayong pabagsakin gamit ang babae. Kapag may gusto ang isang babae sa isang lalaki, sinusubukan niyang pabagsakin gamit ang lalaking iyon. Kung gusto natin ang karangalan, susubukan niya tayong pabagsakin gamit ang karangalan. Susundan kayo ni Satanas na may katigasan ng ulo mapilit. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagalat, umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Siya ilabanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Kapag nagutom si Satanas, hahanap siya ng tao na kanyang malalapa gaya ng leon. Sino nga hanapin niya? Hindi niya malalapa ang mga hindi ligtas dahil sila ay nasa tiyan na ni Satanas. Susubukan niya na pabagsakin ang mga taong ligtas. Alam niyo po ba yun? Sa makatuwid, sinabi ni Jesus, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Nanalangin siya sa Diyos upang ingatan sila. Tinutulungan sila ng Diyos na huwag mahulog sa masama. Kaya sa tuwing mananalangin tayo, dapat tayong maging gising at mag-ingat na huwag mahulog sa tukso ni Satanas, na huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kahit na manalangin tayo ng ganito, kapag tinukso tayo, paano po ito? Sa tuwing nakaharap tayo sa tukso, dapat nating isipin na, tinutukso ako ngayon ni Satanas at dapat natin itong pigilan.
dapat natin itong pigilan. Pagkatapos, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ito at ng karunungan din. Kaya nga, dapat niya tayong ingatan. Tama po ba? Tingnan din po natin sandali sa ikalawang Tesalonika sa chapter 3. Ikalawang Tesalonika chapter 3 sa verse 3. Basahin po natin ng sabay, chapter 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. Ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, ibig sabihin ito na gagawin niyang matibay ang ating pananampalataya sa kalakasan. Magbabantay sa inyo laban sa masama. Sino ba ang masama? Opo, siya, si Satanas. Siya ay magbabantay sa inyo laban sa masama. Kung gayon, dapat tayong manalangin at tumawag sa Kanya na protektahan tayo na huwag mahulog sa masama. At dapat nating ingatan ang ating mga sarili. Si Satanas ay sumusunod sa atin na gaya ng anino. Alam niyo po ba ito? Kaya nga sa Ephesus sa chapter 4, sa verse 26 to 27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. May isang tao po na nagsabi, alam mo ba kung ano ang sinasakyan ni Satanas kapag siya ay kumikilos? Ito po ay ang puwang. Anong uri ng puwang? Kung ang puso natin ay nanghina, si Satanas ay papasok sa pamamagitan ng puwang na iyon. Kung ang isang tao ay palagi nagagalit, si Satanas ay maaaring udyukan siya. Sasabihin niya, sige, makipag-away ka sa kanila. Bakit ka nagtitimpi? Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Gaya nito, si Satanas ay maaari tayong udyukan. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Bagamang maaari tayong magalit sa puso natin, subalit huwag nawa tayong gumawa ng kasalanan. At huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Dapat nating alisin ang galit natin kaagad. Dahil kung hindi, si Satanas ay susubukan tayong gumawa ng mas malaking kasalanan ng patuloy. Pagkatapos, ang Espiritu Santo, yung Espiritu Santo po ay mapipighati. Ang Espiritu Santo ay mapipighati kung tayo ay mauhulog sa panunokso ni Satanas. Huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kung mayroong tayong napupuot sa isipan, si Satanas uudyukan tayo na kapuutan sila ng higit sa puso natin. Magagawa niyang mag-udyok ng galit sa puso natin, kailangan nating isipin na, dahil hindi pa ako nababago, kaya si Satanas ay ginagamit ang ating hindi pa nababagong lumang pagkatao upang ako'y gumawa ng kasalanan. At pagkatapos ay dapat tayong manalangin. Opo, kaya nga dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya na mabuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Naunawaan niyo po ba? Napakaraming bagay pang gusto kong sabihin, subalit konting bagay lang ang nasabi ko. Kung ipapangaral ko ang salita ng Diyos ng komplikado, gaya ng buffet restaurant, ay magagawa niyo bang kainin lahat ng pagkain? Dapat natin kainin kung ano lamang ang kaya nating kainin. At magagawa natin kainin ang ibang pagkain sa susunod naman na po. Okay po, dapat natin na malaman na tayo ay mga taong hiwalay upang maglingkod sa Diyos, pumasok sa langit, mabuhay magpakailanman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang layunin po ng pagliligtas ng Diyos, hindi niya tayo iniligtas upang mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. Kaya nga, dapat natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang ingatan ang buhay natin na hindi naiimpluwensyan ng mga makamundong bagay. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, iniligtas mo po kami, O Diyos, sa mga lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan noon at namuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman. At inihiwalay mo po kami na mga ginawang banal mula sa sanlibutan at ginawa mo kaming mabuhay sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na ito. Pakiusap, hayaan mo po kaming mabuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa nalalabi naming buhay. At pakiusap, gabayan mo po kami na makita ang tunay na katotohanan na kami ay mga anak ng Diyos sa buhay namin.
kami po'y mahihina pa rin kung minsan kami namumuhay ayon sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan at ginagawa ang pagnanasa ng aming laman. Kaya Panginoon, pakiusap, ingatan mo po kami mula sa panunokso ng Diablo. At Panginoon, pakiusap, gawin mo po kaming bago, banal at ganap sa pamamagitan ng iyong salita upang makapaglingkod kami sa iyo, O Diyos, at ibigay sa iyo ang kaluwalhatian sa natitira naming buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.